Magandang umaga. So, after ng mga postponement na dapat last week pa ako dito eh. Kaya lang may ginagawa. So, kaya na-postpone. So, finally, natuloy din. So, magandang umaga. Ako nga pala si Brother Jerome, yung sa mga bago. So, siguro first time nyo lang ako nakita dito. Don't worry. This is not the last. Ayun, susunod pa. Amen. Hopefully. Amen? Amen. So, I'm Brother Jerome. So, I've been a member of Logos since the last many, many years. So, many, many years ago, I started, you know, just like you guys here, na ma-attend lang. So, but I have those, you know, curiosity on my mind about knowing. Alam mo yun, gusto mong alamin yung salita ng Diyos. Because you cannot know the Word of God unless, diba, you study it. Diba? You first, diba naririnig mo yun? Naririnig mo, pero naririnig mo yun sa pastor, diba? Pag nag-preach siya, pag nagsisimba ka, naririnig mo, sinasabi nila yung verse. So, we rely on our pastors. Kaya nga nandito yung mga pastors to guide us, di ba? To guide us doon sa salita ng Panginoon. So, many, many moons or many, many years ago, that's how, you know, ganun yung aking, yung routine ko. So, until such time na binigyan tayo ng chance nung eldership at least to train. So, just try to think of it, you are delivering something about the Word of God in front of the people na 20 years ago, pinag-aralan na nila yun. Diba? 20 years ago, they already been there. So, tingin mo, di ba, parang ano ka? But, you know, it's just the start. So, doon nag-uumpisa, di ba, yung paglalim ng mana natin, kaalaman natin. That we no longer rely on someone when someone tell you that this is the Word of God and this is the meaning of this word. Hindi mo agad pinapaniwalaan. You have to investigate, di ba? So, pag ganun na yung sitwasyon mo, you have to investigate, you have to check, you have to verify. So, hindi tayo naliligaw, di ba? Tama na yung intindi natin, di ba? Amen? Di ba? Di ba pag nagpipray tayo, anong sinasabi? Magsama-sama tayo na dalawa o tatlo. Di ba? At didinggin ng Panginoon yung panalangin natin. Di ba? Ganun ang lagi natin naririnig, di ba? But if you try to look on the scripture itself, hindi pala yun ang ibig sabihin nun. Di ba? May ibang kahulugan. So sometimes, di ba, medyo deceiving. Minsan, nami-misleading tayo, di ba? Ang dami-daming misleading. So, minsan, sa totoo lang, di mo na alam kung ano yung totoo. We don't know what is the truth anymore. Di ba? You are so confused. You don't know kung ano yung pwede mong paniwalaan. You don't know the truth anymore. The question is, who is God? Diba? Try to think of it. Try to have a mental exercise. Who is God? Naisip mo na ba yun? Who is God? Diba? Diba, ang dami-dami nagsasabi, ito yung Diyos namin, ito yung Diyos ko, ito yung Diyos ko. Diba?
Ang dami-daming nagsasabi na, eto kami, eto yung Panginoon namin. But who really is God? And who are we? Sino ba tayo? Naisip mo na ba minsan na, naitanong mo na ba sa sarili mo na, sino ba talaga ako? Diba? Why I am exist? Bakit nandito ako ngayon? Bakit nandito ako ngayon sa Logos? Bakit nagsisimba ako dito sa Logos? Diba? Bakit ngayong Friday hindi na lang ako natulog? Diba? Bakit kailangan ko pang pumunta tuwing umaga? Bakit may nangungulit sa akin tuwing umaga na magsimba ako pag Friday? Diba? Bakit may nanunundo sa'yo? Kung wala kang pamasahe. Diba? Bakit ginagawa ng tao na yun na sinusundo ka? Para lang daling ka dito. So those are the questions when you start to think, naisip mo, ano yung mga bagay na yun? Bakit nangyayari yun? Diba? So who are you? Who are we? Sino ba tayo? The question is, what is your purpose? Diba? Lagi natin pinag-uusapan to, diba? What is your purpose? And the last question is, what is the truth? Ano ba yung totoo? Diba? Saan ba galing yung totoo na yan? Diba? Saan nang galing yung katotohanan? Pag sinabi ko ba sa inyong bilugang mundo, maniniwala ba kayo? Siyempre, maniniwala kayo, di ba? Yan ang totoo. Di ba? Pag sinabi ko ba na mayroong law of gravity, maniniwala kayo? Siyempre, maniniwala ka, di ba? Subukan mong tumalon sa building, pababa. That's the law of gravity, totoo yun. That is the truth. Di ba? That is the truth. There is the law of gravity. Pag sinabi ko sa inyo ang kulay nito is kulay puti, maniniwala ba kayo na kulay puti ito? Kita namin. And who told you this is white? Diba? Sino nagsabi sa inyo na puti ito? Sino nagsabi sa inyo na rectangle ito? How would you know that this is rectangle? Because that is the truth. Diba? Iyon yung totoo, na ito ay kulay puti, na ito ay rectangle. Diba? Amen? Amen. So ito yung pag-uusapan natin. What is truth? So in a world of information age, in a world of social media, dami-dami nating nakikita ang informasyon, diba? Pag nag-browse ka ng Facebook, diba? Ang dami-dami. I've seen a lot of information sa Facebook, sa internet, and most of the time na nababasa ko sa Facebook, people kept on sharing and sharing and sharing articles and articles and articles without verifying if it is true or not. And that is the saddest part, you know? Minsan guilty tayo dun, di ba? We are guilty of it. You just see the headline, you saw the headline, okay, ito yung headline, ito yung source, ang ganda ng headline niya, share. Diba? Share ko na, pero hindi mo binasa yung loob. Diba? So minsan, ganun tayo. Diba? Kahit sa salita ng Diyos, ganun tayo. Kahit sa buhay natin, ganun tayo. Pag-uusapan natin ngayon is yung katotohanan. Nabasa niyo yung balita na to? Maybe a few weeks ago or last week, just last week ago, merong kumalat na balita, patay na raw si Stallone. Sabi sa balita na matay na si Stallone, ganito, ganyan, ganyan. So, everyone on the social media started to share. Alam niyo yun? Lahat ng nakakita ng ng balita, shinare niya na. Share lahat hanggang sa kumalat na sa buong social media. And then, Sylvester Stallone, alam niyo yun, nag-take siya ng picture niya. Nagpakuha siya ng picture niya sa kanang video niya. Ayan, sabi niya.
online dead hawaks, di ba? So people right now, you know, getting information from the internet without knowing if it is true or not. Di ba ang hirap noon? Samantala, pagpalagay mo nang ikaw, gawing kampatay. Di ba? Oh, namatay na si ganito. Nag-share naman lahat ng ano mo. Di ba? Naniwala. Without verifying. So, this is misleading. Di ba? It's a lie. It's a hoax. But there is another ladies reporter. May reporter si Karen Davila. Kumalat din yung ano, yung information. Ang dami-dami nag-share, kumalat sa social media na nag-resign na siya sa ANC na ganito kasi ganyan-ganyan. Ang dami-daming website, ang dami-daming mga, 'di ba sa Facebook marami kang makikita na page ngayon, right now, at this very moment. Pag binuksan mo yung Facebook mo, ang dami-dami mong makikitang page, ang dami-dami mong mababasang article, ang dami mong makikitang even videos. 'Di ba? Even videos makikita mo doon. Pero pag tinignan mo, misleading. 'Di ba? So even Karen Davila denies that he will that she resigned on ANC. Naglagay siya ng statement niya na it's a completely false. Sabi niya, fake sites na ganito, ganyan, ganyan. So, nagbigay rin siya ng statement. Tapos kung magbabasa kayo ng Rappler, isa rin siyang news website sa Pilipinas, like Inquirer. Kung nagbabasa kayo ng Rappler, in the recent bombing, di ba, sa Davao, naalala niyo yung nagbomba sa Davao, di ba? Mumba sa Davao. So, after ng ano ng Davao bombing, 'di ba nagano si yung presidente natin ng ano state of lawlessness, national emergency. 'Di ba? So, Rappler, 4 months ago they have this news article na may nahuling bomba na merong gumagawa ng bomba. Meron silang news article that was April 2016. Yung mga pro Duterte started sharing this article and telling the people na nahuli na yung bumomba sa Davao. So everybody sharing. Maybe may nag-share sa inyo, di ba? Ewan ko lang. So everybody sharing the articles, even those fake websites or not, you cannot say it's a fake website. So it's a website itself. Kinopya nila yung balita, inedit nila yung date, pinalabas nila na yung balita na to is recently lang. Nung the moment the president declared this national emergency, nahuli nila yung tao. So now, kung ikaw, mahilig kang mag-browse sa Facebook, pero hindi ka naman mahilig magbasa, tinitignan mo lang yung headline, anong gagawin mo? What you will do? You share. Di ba? Share na yan, kapatid. So what will happen? You became part of those people who's spreading lies without even verifying. Di ba? If it is true or not. I saw some of us here are doing that. And what more? Okay, this is on the secular world. And what more? If you are sharing the word of God that you thought tama yung pagkakaintindi mo, pero yung totoong katotohanan pala is mali. See, you share the word of God to someone. Diba? You are quoting this verse, and this verse, and this verse. Mali pala, di ba? See, dito okay lang eh. See, the ramification, it means the effect of this, it's fine. You know, you can tolerate. But if someone, you share the word of God, and it is wrong, or it is a lie,
Do you know what's the consequence? The consequence is eternal damnation, di ba? You shared something that is not true, that is different. How can you save that guy? Di ba? How can you save that man? So ito yung pag-usapan natin. It's about the truth. Where can you find the truth? Where? In yourself? I don't think so. We are full of lies. Diba? Marami tayong kasinungalingan. We cannot find truth in ourselves. We have a lot of lies. Araw-araw, nakakapagsinungaling tayo. So where can you find the truth? Yung pag-uusapan natin. So discerning the truth in the midst of deception. So discerning the truth in the midst of deception. In a world right now full of lies that you don't even know how to distinguish kung ano yung totoo, kung ano yung medyo totoo, at ano yung hindi totoo, at yung parang totoo. Ang hirap, di ba? Napakahirap. Pag-uusapan natin is about our spiritual truth. What is the truth on your spiritual life? Where can you find this truth? How you will know this truth? Does anyone knows where is the truth? Open your Bible and John chapter 18, verse 28 to 40. John chapter 18, verse 28 to 40. This is a very detailed conversation by our Lord with kay Pilato. So John 18, 28 to 40. Actually, 28 to 38. Then they led Jesus from the house of Caiaphas to the governor's headquarters. It was early morning. They themselves did not enter the governor's headquarters so that they would not be defiled, but could eat Passover. So ito yung mga Jews. Ito yung mga Jews. Dinala nila si Jesus Christ doon kay Caiaphas. Tapos doon kay kay Pilate, di ba? So Pilate went outside to them and said, "What accusation do you bring against this man?" They answered him, "If this man were not doing evil, we would not have delivered him over to you." Pilate said to them, "Take him yourselves and judge him by your own law." The Jews said to him, "It is not lawful for us to put anyone to death." And this was to fulfill the word that Jesus had spoken to show by what kind of death he was going to die. So Pilate entered his headquarters again and called Jesus and said to him, ito na yung conversation ni Pilate sa kani Jesus Christ. Sabi niya, "Are you the king of the Jews?" Si Pilate, di ba, tinatanong niya si ang Panginoong Jesucristo. So, every time someone asks our Lord with a question, he always come back with another question. Try to read the Bible. Every time someone tests the Lord with a question, he always replied with another question. And sabi ni Pilate, "Are you the king of the Jews?" And sabi ni Jesus Christ, Jesus answered, "Do you say this of your own accord, or did others say it to you about me?" Diba? Jesus answered, "Do you say this is of your own accord, or did others say it to you about me?" Ang sabi ni Pilate. Pilate answered, "Am I a Jew? Sabi niya, your own nation and the chief priests have delivered you over to me. What have you done?" Jesus answered, "My kingdom is not of this world.
If my kingdom were of this world, my servant would have been fighting that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from the world. Pilate said to him, "What is the truth?" Diba? What is the truth? Sabi ni Pilate. He asked Jesus Christ, "What is the truth?" After he said this, he went back outside to the Jews and told him, "Sorry, kulang. Wala yung 37. Okay, balik tayo. John 18:36. Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from the world." Then Pilate said to him, "So you are a king?" Jesus answered, "You say that I am a king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world, to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth, listen to my voice." Ito yun, yung Pilate said to him, "What is the truth?" After he had said this, he went back outside to the Jews and told him, "I find no guilt in him." Let's pray. Heavenly Father, Panginoon, ikaw yung gumabay sa amin, Panginoon, upang maunawaan namin, Panginoon, kung ano yung katotohanan. Ikaw yung magbigay sa amin, Panginoon, ng tamang kaalaman, Panginoon. Guide us, O Lord, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. So, ito yung question ni Pilate, di ba? What is the truth? Hindi niya alam, di ba? Hindi alam ni Pilato kung ano yung totoo. The truth is in front of him, and he doesn't know what is the truth. Kaya niya tinanong, di ba? What is the truth? Di ba? Anong sabi ni Jesus Christ? Ang sabi ni Jesus Christ dito, to bear witness to the truth. Diba? To bear witness to the truth. Everyone who is of the truth, ano sabi niya? Listen to my voice. Diba? Kung pag-aaralan mo siya, anong sabi ng ating Panginoon dito? I am the truth. Diba? It is me, the truth. I came here to witness to the truth. Diba? Everyone who is of the truth, listen to my voice. So if you know Jesus Christ, not only know, really Jesus Christ is your Lord, you should know the truth. Mga kapatid. Diba? You should know the truth. So number one, with our minds, we must research the precepts of truth. Kailangan alamin natin. Kailangan pag-aralan natin. Ito yung totoo. Ito yung katotohanan. How you will know the truth? Where do you deep? Paano mo siya madi-differentiate yung totoo at yung kasinungalingan? How? Give me an example. Paano mo malalaman na ito ang totoo at ito ang mali? Or ito ang totoo, ito ang kasinungalingan? How?
You read your Bible. Di ba? Read your Bible. Study your Bible. Doon mo malalaman yung totoo, yung tama, yung mali. Even the laws of men, kahit yung mga batas ng tao, doon nakahango. Di ba? Try to think of it, di ba? Yung constitution ng Pilipinas. Kung pag-aaralan mo yung, kung babasahin mo yung constitution ng Pilipinas, it all begins with God. Diba? It all begins with God. And that's how you will distinguish that killing someone, diba, ay mali. Because the truth told you that. Diba? The truth told you that even lying to someone is also wrong. How would you know that? Paano mo nalaman yun? Paano mo nalaman na mali yun? Because the Bible said, di ba? Everything what the Bible said is true. Diba? Regardless kung masasaktan ka o hindi, kung hindi para sa iyo yung salita na yan o hindi, that is the truth. Whatever said inside the Bible is the truth. You wanna know the truth? Read the Word of God. So, anong sabi dito? The sum of your word is truth, and every one of your righteous rules endures forever. Diba? The sum of your word is truth. Ang salita ng Panginoon ay totoo. Ang salita niya ay totoo. Diba? Yan ang sinasabi dito. The sum of your word is truth, and every one of your righteous rules endures forever. See, kung pag-aaralan mo yung salita ng Diyos, I'm not saying I know everything. You know, actually, I know nothing. Nothing of everything. So, konti lang. Pero kung pag-aaralan mo yung biblical truth, is objective. What do I mean about objective? Ano ibig sabihin ng objective? Ano ba ibig sabihin ng objective? Biblical truth is objective. Ibig sabihin ng objective, it's outside of you. Kumbaga, wala kang kinalaman dyan. See, the certainty of God's word is external. Ang salita ng Diyos ay hindi nakabase lang sa'yo. Yan ang ibig sabihin niyan. Ang salita ng Panginoon, nung isinulat yan, hindi yan nakabase sa kung kaninong tao. Ang salita ng Panginoon ay para sa Kanya. Salita niya yan. See? The certainty of God's word is external. It is unassailable and it is eternal. You can change it, you can accept it, or you can reject it. Ito yung salita ng Panginoon. This is the word of God. This is eternal. This is the truth. You can accept it. You can deny it. You cannot alter it. You cannot change it. Maniwala ka man o hindi, it's still that is the truth. And nothing will change. This is profoundly essential. So ministers and preachers and Christians, we are brokers. If you will of the truth transmitted by God to one book, and this is it, we may discover the truth. We must learn the truth, we must understand the truth, we must love the truth, guard the truth, and proclaim the truth, and live by the truth. But the truth itself, it's outside of us. It is within God Himself. He is the truth. You are trying to find what is the truth. Start with God. You cannot find it anywhere else. Start with Him and you will understand kung ano ba talaga yung totoo. Doon ka mag-uumpisa sa totoo.
Doon mo makikita kung ano yung totoo. Doon mo makikita kung ano talaga yung tama at kung ano yung mali. In a world of full of deception, where you don't know what is right and what is wrong anymore, even sexuality, right now, you don't even know what is right and what is wrong. When you are, gulong-gulo ka na, nalilito ka, go back to God. Start with God. Start with His words. Then you will know what is the truth. Number two, biblical truth is rational. What I mean about rational? Ano ibig sabihin ng rational? The reality of God's word is logical. What I mean about rational? Ano ba ibig sabihin ng rational? Ano yung ibig sabihin ng rational? Rational is, the meaning of rational is, you can explain it, you can understand it. Diba? Kaya mo siyang, kaya mong ipaliwanag, kaya mong intindihin. Diba? Pag nagbasa ka naman ng Biblia, naiintindihan mo naman. When I don't understand the passage on the Bible, I look for someone who can interpret that. Diba? We are here in Logos, you know, siguro sobrang blessed tayo because if you don't know the passage of the Bible, if we are, naguguluhan tayo, di ba? Minsan naguguluhan tayo, minsan nalilito tayo. We ask our pastor, di ba? We ask our pastor. We have a pastor here who can interpret. Our pastor has intellectual capacity to interpret. Kung naguguluhan tayo o nalilito tayo, he can interpret, he can tell you the right words because he studied for it. Don't ask me. Pag tinanong mo ako, sasabihin ko sa'yo, i-Google mo. Use Google, di ba? That's how I do. Ganun yung ginagawa ko. Pag hindi ko alam, i-Google ko siya, kapatid. Kasi nga hindi ko alam eh. Di ba? Sinong tatanungin ko? Alam, istorbohin ko si Pastor, alas 12 ng madaling araw. Meron akong isang passage na meron akong pinag-aaralan na salita ng Diyos. Hindi ko maintindihan. Nalilito ako, di ba? Nalilito ako. Hindi ko maintindihan. So, anong gagawin ko? Google ko siya, kapatid. Sa Google, makikita ko. Kaya lang, kailangan sa Google, pipiliin mo rin. So, in searching the right words, in searching the Word of God, in searching for an explanation, it still requires wisdom. Even if you are using Google, it still requires wisdom. So, Google ko siya. Nakikita ko siya na ganito, na ganyan. So, that's how rationality is. When God said, sinabi ng Panginoon, diba kinain ng balyena? Sino yung kinain ng balyena? Si Jonah, di ba? Do you believe? Si Jonah. Naniniwala ba kayo? When God's word said, di ba, kinain si Jonah ng balyena, para namang imposible yun. Di ba? Sasabihin mo, Lord, that is illogical. Di ba? We cannot comprehend that. Hindi ka pwedeng mabuhay pag kinain ka ng balyena. Right? Tama o mali? Tama, di ba? Go back to Genesis 1:1. Go back to Genesis 1:1. Ano sabi sa Genesis 1:1? God created the world. Di ba? In the beginning. Di ba? Go back to Genesis 1:1. So whatever in this world was created by God, when God said, pag sinabi niya sa balyena, eat Jonah, gagawin ng balyena yon. Why? Why? Di ba? Bakit? Because God created the world. So sasabihin mo, baliw ka na, kapatid. Hindi ako naniniwala dyan. See, for some of you,
eating. Pag kinain ng balyena si Jonah, it's illogical. In the Word of God, that is normal. Mga kapatid, you cannot comprehend the wisdom of God. Di mo nga alam paano umiikot yung mundo, di ba? Di mo nga alam bakit naandyan pa rin ang araw. Di ba? You don't even know kung saan nakukuha ng power yung araw, di ba? Why the sun keeps on shining every day? You don't even know that. So if you think that is illogical, no. That is logical. That is rational. Di ba? In the scripture said, Jesus Christ rose again after 3 days. Do you believe? Do you really believe? Do you think that is just an allegorical story na ginawa lang ng tao? No. It happened. Totoong nangyari, totoong may tao, totoong may witness. Diba? At anong sinabi niya? Diba? Babalik ako. Diba? Sabi nga ni Pastor, babalik siya. It doesn't matter kung kailan, pero babalik siya. And that is the truth. Andun siya sa Biblia, di ba? Anong ibig sabihin nun? Totoo yun, mangyayari yun. Imposibleng hindi mangyari yun. Dahil pag hindi nangyari yun, hindi totoo. Wala tayo dito. Hindi tayo magkikita-kita sa susunod na buhay. Di ba? Kung hindi mangyayari yun, hindi totoo, hindi tayo magkikita-kita. Anong sabi sa Galatians chapter 1 verse 8? But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be cursed. Diba? Eh, ito yung sabi ni Paul, diba, sa mga taga-Galatians. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, let them be more than... unto you than that which have preached unto you, let him be accursed. So, nag-iisa lang ang salita ng Diyos. Wala nang iba pa. Pag may nag-ibang nagsabi sa inyo na hindi yan ang totoo, ito ang totoo, imbestigan mo muna, kapatid. Mag-imbestiga ka muna. Because maybe it is deceiving. Maybe it can deceive you. Diba? Lalo na kung hindi ka nag-aaral. It can deceive you. It can deceive a lot of people. Because, see, majority of us here, ayaw natin ng ano, di ba? Nagbabasa. Majority. Ayaw natin ng nagbabasa. Ayaw natin ng nag-iimbestiga. Ayaw natin ng gumugugol ng oras. Di ba? That is fine. It's normal. Kaya nga may mga pastor, di ba? That is the job of the pastors. They are the one who will... Alam mo yun, sila yung mag-exert ng maraming oras, maraming pag-aaral, ng ganito, ng ganyan, para ipaliwanag sa mga taong tamad. Magbasa. Di ba? Para mapaliwanag sa mga taong tamad magbasa. That is the job of the pastor. Otherwise, lahat tayo, pastor na. Di ba? Agui. Do you think? Kung lahat tayo dito, nagre-research tayong lahat, kung lahat tayo dito is eager to know each verse of the Bible, tingin mo meron pang pastor dito, wala na, di ba, kapatid? Lahat tayo magiging pastor na. So that is the job of the pastor. Good thing hindi kayo masyadong nagbabasa. So heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away, sabi ng Panginoon, di ba? And that is the word of God. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. That is God's word. God's word is the truth. So sabi niya, sabi ni Paul kay Timothy, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Pag mag-share tayo ng verse, mag-share tayo ng quote sa Bible, make it sure, pinag-aralan natin. Because the Bible, the Word of God, is not just all about you. It's not
revolving on your world alone. Whether it hurts you, whether it's nonsense to you, it's still the word of truth. See, the ramification is different. You don't know the word of God, you can live in eternal hell, or you can live in eternal heaven. Kaya nga, di ba, kung hindi mo alam ang totoo, you don't know the truth, sigurado ko maniligaw ka. See, the objective word of God, understood rationally, yields the truth. Here is the word of God that is outside of us. This is not about us. This is about Him. We are trying to understand this word rationally. If you try to think, it will yield you the truth. You will know the truth, mga kapatid. Number two, with our minds, we must receive the pattern of truth. Paano yung pattern? Diba? Paano ba yung pattern ng Panginoon? The pattern of truth. How? If you read the Bible, you summarize, what is the pattern? Ano yung pattern niya? What's the pattern? God created the world. God created the heaven and the universe. Diba? Man fall into sin. Diba? Ano pagkatapos nun? Mga prophets, diba? They are pinoprophesize nila that the Savior will come. Diba? The Savior will come. And the Savior came, Jesus Christ came. Diba? He died and rose again, went to heaven, and sabi niya, babalik ako. And then the apostle. And then the revelation. Diba? That is the pattern. With our minds, we must receive the pattern of truth. Ito yung totoo. Diba? When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own authority, but whoever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. Ito yung gagawin ng iba. Diba? Sasabihin ng iba, close your eyes, mga kapatid. Empty your heart. Empty your mind. Let the voice of God na pumasok sa puso mo, sa isipan mo. How you will know this is the truth? Diba? Paano mo malalaman na totoo yun? Or let the voice of God. Diba? No. If you want to know kung totoo yun, basahin mo yung Biblia mo, kapatid. Basahin mo, word by word, intindihin mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa'yo. It's not the voice. You know, you read it, and you will understand what God is trying to tell you. So the law of God is written in His words. The law of God is written into His words. Si ang Panginoon, bigay siya ng batas, di ba? Sa mga tao. The law of God is written in His word. It is designed to reveal what? It is designed to reveal your sin. My sin. Di ba? Otherwise, if we don't have the law, wala tayong kasalanan. We don't know the sin. We don't know our sin. And that is the very purpose why the law of God is written in His words. To know you and I that you are a sinner. You and me, lahat tayo makasalanan. Up to this very moment, lahat tayo makasalanan. Up to this very moment, ni isa sa atin walang matuwid. And that is also in the Word of God. Diba? Sabi niya, wala ning isa sa inyo. Diba, na makaka-please sa akin. Sabi niya, you are all a sinner. You are just a filthy rags on me. Yun ang sabi ng Panginoon, diba? It is designed to reveal the sin of men. That is the very purpose of the law.
So the law of God written in the heart of man. Pero sasabihin ng iba, hindi namin alam yung Biblia na yan, hindi namin alam yung kasalanan na yan. But try to think. Even yung isang tao na hindi nakabasa ng Biblia, how come nalalaman niya na masama ito, na hindi pwede ito, na hindi pwede yan, na hindi pwede ganito? Even atheists themselves, di ba? They have this logical reason that killing someone, raping a child, what? Diba? It's an evil thing. So, paano nila nalalaman yun? Because God written this law in the heart of man so that no one can escape. No one can escape in the judgment of God when you came face to face with Him. You will tell Him, no, I never read the Bible. So how would I know your law? Well, it is written in your heart that when you do this, this is wrong. When you do this, this is wrong. This is wrong. This is wrong. Because it is written in your heart. Now, anong kagandahan nun? If it is written in the heart of man, it is an ally to evangelists. It is an ally to evangelists. Iyan yung kasangga natin, kapatid. When you share the word of God, you don't start sharing about Jesus Christ. Why? Ano sabi? Why? Ano sa tingin nyo? Because when you share the words to unbeliever, ano sa kanila yon? Baliwala yon. Diba? When you share the gospel to unbeliever, that is nothing for them because they don't know the truth. How do you think someone will believe in you? You are sharing the gospel and you don't even share about God's law. So the law of God written in the heart of man, that your heart and my heart is full of deceit and malice. That even you are trying to be good, to look good, but deep inside of you, you cannot do it 100% mga kapatid. Hanggang ngayon may kasalanan ka pa rin. Kaninang umaga lang nagkasala ka. O nung isang araw nagkasala ka. Nung isang gabi nagkasala ka, di ba? Now if God is holy and just, anong gagawin niya sa'yo? So I need a perfect. Ayoko nang walang, gusto ko yung walang kasalanan. What He will do? Diba? When the time of judgment came and you never knew the truth, God will tell you, I don't know you. Jesus Christ will tell you, hindi kita kilala. Meron akong nakausap na kaibigan ko. Sabi niya, nagkaroon kami conversation sa ano, sabi niya, pre, bakit ang mga Pilipino hindi pa rin sila makapag-move on na ilibig si Marco? Sabi ko, politika yan. Sabi niya, bakit ang mga Pilipino against pa rin sila? Hindi ba sila makapag-move on na ano? Sabi ko, siguro, baka hindi pa nga. Sabi, hindi ba nila kayang patawarin kung may nagawa si Marcos na ano, na pagkakamali? Sabi ko, that is the thing. Sabi ko, yun yung isa sa mga wala. Sabi ko, bago ka magpatawad, kailangan aminin mo muna na nagkamali ka. Diba? No one can forgive you if you don't accept your mistake, if you don't ask for forgiveness. Diba? Even in the eyes of God, He will not forgive you. You will not know the truth unless you realize that you need forgiveness. The forgiveness of God is there available to you. Pero kung hindi mo siya hihingin, kapatid, hindi yan maibibigay sa'yo. If you don't accept na kailangan mo ng isang Savior, that you require forgiveness, that I know that no matter what I do,
Kahit anong gawin ko, makasalanan pa rin ako, hindi ko kayang i-save yung sarili ko. And that's how you turn to repentance. Diba? You repent with all the sins that you did in the past and in the present, you repent. And that is the pattern of the Word of God. The Word of God is telling you that you cannot do it on your own, kapatid. You cannot do it on your own to save yourselves. Diba? That is the Word of God. Iyon yung sinasabi niya, hindi mo kayang isave ang sarili mo. That's why I am sending you my Son, which is your Savior. He has the power to forgive your sin. Diba? Kaya kanyang patawarin. Pero hindi ka mapapatawad kung hindi mo aaminin na nagkasala ka. Just like what the Marcos said. Move on. How can you move on if someone is not asking for forgiveness? How can you forgive someone if they are saying, no, wala kaming kasalanan? Diba? How can I forgive you? How can God say, I want to forgive you, but you are saying, no, God, I am good. I am doing this, 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 and that. I am a good person. So how do you think God will forgive you? You have to accept first that you are wrong, that you require forgiveness, and you need a Savior. Doon papasok yung repentance, kapatid. Doon papasok yung forgiveness. Doon papasok yung grace of God. Diba? You have to repent on your sin, otherwise, there is no forgiveness. Without repentance, no forgiveness. You never repent on your sin, there is no forgiveness. If you never acknowledge your sin, there is no forgiveness. If there is no forgiveness, there is no Savior, you go to hell when you die. So the truth, if truth is not undergirded by love, it makes the possessor of that truth obnoxious and the truth repulsive. See, the truth of God is about love. Diba? It's about love for His creation. His creation. He loved us. And He knew that you cannot save yourselves. He sent His Son. Because He loved us. And that is another nature of God. He is love. He is just. He is holy. Diba? And the truth about God is He is loving us. And He is giving us every opportunity to repent on our sins, accepting Jesus Christ. Now the question is, did you really repent? How would you ask forgiveness if there is no acknowledgement of your sin? How can be forgiveness given to you? You don't know, or hindi mo alam na nagkakasala ka. Diba? Paano ibibigay sa'yo yung forgiveness na yun kung hindi mo alam na nagkakasala ka? And that is the Word of God. It may hurt you, it may feel you good, it may afflict you. You may not see anything on it, but still, that is the Word of God. And that is the truth. Last one. The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Diba? For unbeliever, the man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit. If you try to share the Word of God doon sa isang tao na hindi naniniwala, foolish thing. Start with the law. That is your ally. You have to convict the person about his sin. And that is the most powerful that you can lead the person doon kay Jesus Christ. So we have the pattern. Diba? Meron tayong pattern. The last one is, with our wills, we must relate with the power of truth.
We must relate with the power of truth. Ito yung sabi niya, di ba? Then Pilate said to him, "So you are a king?" Jesus answered, "You say that I am a king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world to bear the witness of truth. Everyone of the truth is listening to my voice." I know you are listening to the voice of God. I know you are listening to Jesus Christ. We have the truth. Amen? We know the truth. Diba? We know the truth. We know what the truth can... We know the power of the truth. Diba? Amen? Sino yung hindi pa nakakaalam? Sino yung confused? Start with God. Start with His words. Anong sabi nila? Ano yung gamot sa ignorance? The antidote to ignorance is what? Knowledge of truth. Diba? Kung ignorante ka, hindi mo alam eh. Diba? Kailangan alam mo. Diba? Kailangan malaman mo. And this is our task. All of us here, who knows the truth, you know the truth, I knew the truth. Let's research on this truth. Dwell on this truth. This is the thing. Accept the truth in Christ. Jesus Christ is the truth. Siya yung totoo. Siya yung katotohanan. Diba? Paulit-ulit niyang sinasabi yan. How many times he said, "I am the truth. Ako yung totoo." Diba? Sabi niya, "Ako yung totoo. Ito ako. Ito yung katotohanan. Ako yung katotohanan." There is only one way to God. Diba? Siya lang. Wala na. Iyon yung totoo. Pag sinabi mong maraming way, nag-contradict ka na sa katotohanan. Ibig sabihin nun, hindi na tama yun. Diba? Siya lang ang katotohanan. Wala nang iba pa. Siya lang ang makakapagdala sa iyo doon sa langit. Wala nang iba pa. Accept the truth is in Christ. It has the power to liberate. It has the power to liberate, mga kapatid. Maybe right now you are in the bondage of sin. Maybe right now you don't acknowledge your sin. Maybe this is the right time that you can repent with your sin. Acknowledge it before God and ask for His forgiveness. Remember, forgiveness is free. But you have to understand that you have to acknowledge na kailangan mo ng forgiveness. It will not be given to you just like that. You have to ask for it. You have to own it in front of God. And God is fair enough. He will tell you, "I can forgive you. I have the power to liberate you from this bondage of sin. Because of my Son, Jesus Christ, I know that you are not a perfect person. I know that you are continually to do sin against me. But one thing I knew also," God will say, "that you have my Son, that in the eyes of me, I see my Son, not your sin." And that is if you repent and submit to the Lordship of Jesus Christ. Because in that way, God, when God looks at you, He will not see your sin. He will see the cross. Diba? That is the very reason why Jesus Christ died on the cross. To liberate us on the power of sin. Diba? To liberate us on the power of sin. When Satan started to accuse you that you are a sinner, that you belong to hell, wait a minute, my Savior died for it. He already paid for it. And God said, "When I put my trust on Jesus Christ, He can liberate me and He can save me because He has the only one who has the power to save." Siya lang ang nag-iisa na makakapag-save sa'yo, kapatid. Wala nang iba pa. Not your good works. Hindi yung good works mo.
You cannot count your good works against your bad, yung mga mali mo. No. Start to repent. Start to ask forgiveness. Acknowledge your sin. Acknowledge your mistakes in front of God. And the forgiveness of God will dwell in your heart. Believe it or not, it will liberate you, mga kapatid. It happened to me. It happened to all of us here. It happened to most of us here. The next thing is apply the truth in Christ. It has the power to invigorate. The moment you accept the truth about Christ, it will change your life gradually. It will change your perspective in life. It will change everything in you. Because He has the power. Believe it or not, that's the Word of God. The assurance of heaven is not given to the person. That is why at the core of Christian faith is the grace of God. That is the core of Christian faith. It's because of the grace of God. We are not deserving, but still God provided us His Son. So you can walk out in this room today and you can say, I am forgiven. That if I die today or tomorrow, I can see God and He can and I can be with Him. Search your heart, kapatid. Tingnan mo. Ano ba talaga yung totoo? Did you really repent with your sin? Or you just say, Lord, I accept you as my personal Lord and Savior. Rule my life. Amen. That's how you know you are saved? No. You knew that you have sin in your heart. Marami kang kasalanan. Marami tayong kasalanan. Repent, mga kapatid, with your sin. And the grace of God will flow to you. And you can come out of this place forgiven. You do not repent, you lose this chance today. Maybe you have another day. Diba? Maybe not. We don't know. But right now, that is the truth. You believe it or not, it's all up to you. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. And that is our Lord Jesus Christ. Amen. That is Jesus Christ. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. That is Jesus Christ. That is what I am trying to present to you. That is the truth. You can accept it and you can reject it. But it will not matter to Him. It's still the truth. So the presence of truth is objective and rational. The Word of God is true. The pattern of truth is man pointing to the Savior. Not a single person can save himself. You cannot save your own self. You have to realize that. And the power of truth is only through Christ, which is the way to God. See, Jesus Christ is the final arbitration of truth. Siya yung magsasabi sa inyo ng totoo. Jesus Christ is the final arbitration of truth. That is where our faith pointing us. He is the truth. You want to know the truth? Look on Jesus Christ. Let's all stand. Heavenly Father, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan ka namin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kaalamang binigay mo sa amin, Panginoon, sa salita mo, sa iyong mga salita, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na
na malaman yung katotohanan, Panginoon. Nasa iyo yung katotohanan, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, yung mga kapatid namin dito, Panginoon, na naguguluhan, na di nila alam, Panginoon, kung kakasala sila o hindi, Panginoon. Marahil ay nagbubulag-bulagan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, at pakita mo sa amin yung katotohanan mo that you are the truth, Panginoon. You are the truth in this world. You have the power, Panginoon. You have the power to unmask all lies, Panginoon. Ikaw yung nakakaalam, Panginoon, ng lahat ng katotohanan, Panginoon. And Panginoon, alam namin, Panginoon, na lahat kami ay makasalanan, Panginoon. We are all convicted on the radical of sin, Panginoon. We are all radical convicted of sin, Panginoon. We knew what this sin is all about, Panginoon. Alam namin yung kasalanan, Panginoon. And we cannot save ourselves. Help us, O Lord, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, yung mga kasama namin, Panginoon, na hindi pa nakakasumpong, Panginoon, ng kaalaman, Panginoon, na bago lang sa kanila, Panginoon, yung kaalaman, na marahil ay nalilito sila, Panginoon. Panginoon, touch our heart. Panginoon, touch our soul, Panginoon. Ipuwin mo, Panginoon, yung buong buhay namin, yung buong pagkatao namin, Panginoon, na ikaw yung nakakaalam, Panginoon. We cannot save our own, Panginoon. We need a Savior. We need a Savior, Panginoon. But we cannot do anything apart from Christ, Panginoon. Lahat po ng ginagawa namin, Panginoon, ay dahil sa Panginoong Hesukristo, Panginoon. But we believe that someday, pag gumarap kami sa iyo, Panginoon, na we have this hope na makikita mo, Panginoon, hindi yung kasalanan namin, hindi yung pagkakamali namin, Panginoon. Ngunit yung ginawa ng iyong anak, Panginoon, na aming tagapagligtas. At He was hung on the cross, Panginoon, instead of us. Na ang mga kasalanan namin, Panginoon, ay tinubos niya. Teach us, Panginoon, to repent. Teach us to repent, Panginoon. Teach our heart, Panginoon. Soften our heart, Panginoon. Teach us the hard truth, Panginoon. Each and everyone in this place, Panginoon, ay kailangan namin ng repentance, Panginoon, sa mga kasalanan namin. That we acknowledge our sins, O Lord, in front of you, Panginoon. We acknowledge our sins. And we are not happy on these sins, Panginoon. We are grieving, Panginoon, sa mga pagkakasala namin, Panginoon. And we humbly ask your forgiveness, that you will forgive us, O Lord, and you will liberate us from this power of sin and save us, Panginoon, from the eternal damnation, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa anak mo, si Panginoon Hesukristo, Panginoon. Jesus Christ, we can say, Panginoon, you save us, that we know the truth. We accept the truth and we will apply this truth in our lives, in all the days of our lives. Amen.